Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang ating weather update ngayong araw, April 1, 2022. Unang araw pa nga lang po ng Abril, ano, meron na tayong minomonitor pa rin na isang low pressure area na sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon nga po sa ating advanced weather forecast, ito nga po, no, mababa naman ang chance na maging isang ganap na bagyo. Posible nga po as low pressure area, ito po ay tatawid sa may parte ng Visayas at ito nga po ay lalabas dito sa may Palawan. At posible nga po, no, dito sa may Palawan ay mag-intensify po ito into tropical depression. Sa ngayon nga po, umiiral naman po sa atin itong Northeasterly Surface Windflow dito nga po sa Extreme Northern Luzon. At nakakaranas po tayo, no, ng maalinsangang panahon dahil nga po yung Easterlies ay nakakaapekto sa malaking bahagi ng bansa. Sa mga hindi pa po nakakalam, yung Easterlies po natin, ito po yung mainit na hangin na nanggagaling sa Dagat Pasipiko. At ayon naman sa ating advanced weather forecast, ano, itong ating low pressure area na to na pag nandito na po, no, sa may parte ng Palawan at meron po siyang isa pang posibleng sama ng panahon na papasok ulit sa ating bansa ayon po yan sa Global Forecast System at European Centre. Check naman po natin muna, no, yung mga lugar na posibleng makaranas ng mga pag-ulan. Ayon nga po dito sa may satellite image natin, ano, sa Extreme Northern Luzon, posible nga po makaranas ng biglaang pagbuhos ng pag-ulan. At maging dito nga po sa may parte ng Cagayan, Isabela, Tugigaraw, at ilang bahagi po ng Metro Manila ay makakaranas po noong localized thunderstorm. Dito naman po sa may Bicol region, posible po tayong makaranas dito ngayon ng tuloy-tuloy na pag-ulan pero mahina nga lang po. Dahil nga po makikita natin, ano, maninipis na kaulapan lamang yung nakakaapekto sa may Bicol area. Dito naman po sa may Mindoro province, magiging maganda naman po ang lagay ng panahon. Wala mong tayo inaasahan na anumang sama ng panahon na makakaapekto sa Mindoro. Dito naman po tayo, no, dumako tayo sa Visayas kung saan nga po may mga maninipis na kaulapan din na nakakaapekto sa Visayas. At ito nga po ay posibleng makaranas ng mahina at katamtamang pag-ulan dito nga sa Tacloban, sa Cebu City, sa Bohol, sa Bacolod, sa Iloilo, sa Roja City, ay posible pong makaranas ng biglaang mahina at katamtamang pagbuhos ng pag-ulan. Dito naman sa may Mindanao kung saan nga makikita natin ano, makakapal na kaulapan na nakakaapekto sa atin. Ito nga po ay dahil sa ating Easterlies. So dito nga po makakaranas ng pag-ulan sa may Cagayan de Oro, sa may Surigao, sa may Davao City, sa may Cotabato City at maging sa Zamboanga City. Sa may Palawan naman, ano, magiging maganda naman po ang lagay ng ating panahon. Wala naman tayong inaasahan na malalakas na pag-ulan na posibleng maranasan sa Palawan. Dumako na tayo sa ating advanced weather forecast, ano? By April 2, makita nga po natin, no, yung low pressure area ay nasa labas pa rin ng ating bansa. At pagdating naman ng April 3, ito po yung unti-unti nang lumalapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng April 4, ito nga po makikita natin, ano, ay papasok na yung pinakasentro ng low pressure area sa ating bansa. Pagdating naman ng April 5, ito nga po ay andito na sa eastern section ng Visayas. At pagdating naman po ng April 6, no, ito nga po ay nandito na yung pinakasentro niya sa Visayas. At andito na nga po yung ating panibagong low pressure area na posibleng papasok ulit sa ating bansa. By April 7, makita nga po natin, ano, yung pinaka low pressure area na unang minonitor natin. Dito nga po ay nagdadala na siya ng malakas na pag-ulan sa may Palawan. At pagdating naman po ng April 8, makikita nga po natin, no, na ito po ay unti-unti nag-i-intensify. At yung low pressure area nasa labas pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility. Dito po yan sa eastern section ng Mindanao. By April 9, makikita nga po natin, ano, yung low pressure area nandito pa nga rin. Dito po ay nag-i-intensify siya. Dito po ay may posibilidad na maging isang tropical depression siya habang andito po sa Palawan. At ito naman pong isang low pressure area sa labas ng ating bansa. Ito nga po ay bago pumasok, no, ng ating Philippine Area of Responsibility, pwedeng maging isang tropical depression or isang mahinang bagyo. Pagdating naman ng April 10,
Makikita nga po natin ano na ito nga po ay nag-intensify na itong low pressure area na nasa labas ng bansa. Ito nga po ay isa ng ganap na bagyo bago pumasok sa ating bansa. At makikita natin ano yung minomonitor nating isang low pressure area ay andito pa rin no sa ating Palawan at tuloy-tuloy nga makakaranas ng pag-ulan dito sa may Palawan at makakaranas ng mga malalakas na pag-ulan din dito sa may Mindoro province maging dito po sa Metro Manila ay maapektuhan nitong nasabing sama ng panahon. Inuulit natin no yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po ito. Marami pa pong pagkakataon na pwedeng magbago ito dahil nga po malayo ang ating range ng advanced weather forecast. Kaya manatili tayo yung nakatutok sa ating advanced weather forecast para sa mga posibilidad na pagbabago nitong minomonitor natin dalawang sama ng panahon ngayong buwan ng Abril. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat. Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. Disclaimer, please note no copyright infringement is intended. I do not own some materials, images, video clips nor audio clips used in this video. All content used fall under the remits of fair use. If happened that someone claims their ownership of the said materials above, I will not hesitate to remove them immediately.